sabi ko, lalo bang 6 na taon, sinong naging katampi mo? Sinong naging katampi mo lagi? Ako diba? Ba't ayaw mo kong pakinggan? Tama ba? Tama ba yung mga sinasabi ng kaibigan ko sa akin? Nakumuha ako ng batong ipopopopo sa ulo ko na yun ang papatay sa akin. Nililihim niya sa akin, may contact sa ibang babae. Sabi ko, bahala ka, pero okay lang kahit kunin mo yung lahat ng ipon natin kay ate, pero asahan mo, wala ka nang babalik ang pera. Sabunda. Plates. Ha? Sabunda lang. Alis ka? Saan? Kaya ka nagkakaganyan, kaya ganyan yung ugali mo sa akin. Napakalaki ng ngiti tinatago mo. Kaya pala tuwing konting mali ko, ako yung ngiti mo binibigyan ng pagkakataon. Dati ikaw ang umuunawa sa akin. Ha? Yun pala, may tinatago pa sa akin. Ba't mo mahinantay na ikasal tayo? Wala namang problema sa akin kung bumalik ka sa may anak ko. Ba't di naman mabalik? Parang ako, parang ako parang magmamakaawa ngayon sa'yo, Lito. Wala problema yun sa akin. Ilang araw mo lang tinatago yan sa akin. Ilang linggo, ilang buwan mo na tinatago sa akin na humukha akong tanga. Oh, bakit? Pag sinabi ko pa sa'yo may konta ko sa anak ko, di ba magagalit ka naman? Tapos sasabihin niyo ba? Magagalit si Vera pag nalaman? Ano ba yun naman ah? Ano ba ba ako? Mag-asawa. Natulong ay, lang pala ako sa buhay mo. Bakit sinabi ko ba? Natulong lang. Hindi ganyan ang asawa. Ayun ang ano eh. Hindi ganyan yung asawa nito. Ang asawa, sinasabi lahat kahit pag-awayan nyo. Kaya pala may init lagi yung ulo ko? Lagi? Sino sa akin ba yung lagi? Sige ako na, pero mayroong isang hindi natutulong.
ay hindi natutulog dito. Sige na. Pwede ba hindi? Kung hindi, hindi ako kukuha. Ay nga pala yung cellphone. Saan may kumpapalag kay D. Para may contact tayo. Kung ano. Nang beses ako nagtanong sa'yo kahapon, kung ginawa mo, hindi. Kaya ganun na lang ako nagtumpo kahapon. Tapos na usapan na yan sa gabi, Lito? Oo nga. Tapos na usapan na yan. Talagang gusto mo. Tutuwa ka kasi pag may... Magbago ka. Pero kung may gusto mong ipaglaban, pinaglalaban mo. Ano? Ayaw ka ba hindi? Ako na nalawalis na ako kung hindi. Kaya tayo. Kaya tayo pa yung sige. Oo, salamat. Tapos tayo ulit. Dito. Dito, nakikinig ka? Ano, itutuloy mo yan? Nakakundawin ko kaya tayo kasi sarili. Bakit ano bang gusto mong ano? Nagmamataas ka yun sa sarili mo. Hindi. Mabahala ka. Sensya lang. Ayaw magpapigil. Wala ko siyang bago yan. Hindi mo layo magpunta rin doon sa kanila sa kanila. Ayaw magpapigil. Kasi alam mo kung bakit. Sa pride niya? May itinatago na siya sa iyo. Alam niya may... Pero kung talagang ano, mapag-uusapan naman yan eh. Bukod pa lang yun, yung may tinatago siya, yung may contact siya sa iba. Ano sa kanya, ma-pride talaga siya. Hindi naman, tinalikuran nga tayo eh. Kung iniisip niya yung ano niya, yung kapakanan niya, okay ka. Tama ba itong ginagawa ko? Kaya alam mo, pupuntahan siya. Ganyan siya. Kaya nga. Dati ba pag nag-ano kayo, hindi naman umabot sa mga ganyan bagay? Hindi naman yan. Siya ang umuunawa sa akin noon. May time na may nasasaktan ko talaga siya. Nahampas ko siya. Nababato ko siya. Siya yung umuunawa sa akin. Lalabas lang siya ng bahay, magpapalo. Labas lang. Doon lang sa may gilid naman, hindi lumalayo. Pero mula nung nagpunta kami rito, yun yung sabi ko sa kanya. Parang gusto niya lagi siya uunawain ko eh. Dapat umintindi din siya kasi marami ka rin ginagawa eh. Napakapangit ang ugali nila ito. Paano yan? Kaya ayaw man magpapigil. Natatagal lang ati, Bars. Sa kanya yun, kuya. Hindi naman siguro ko nagkulang sa loob ng 6 na taon. Oo, alam ko. Doon. Ilang araw na ba kayo nagtatalo? Hindi naman kami nagtalo. Yun lang, yung kagabi lang. Yung kagabi lang yun eh. Biglang nag-twist sa akin siya, nagalit eh. Siya. Diba nung ano, ako pa yung parang gusto pa niya akong iano. Hidin. Tapos nung nagtagal ako na yung gusto niyang idiin, hindi naman kami nagtatalo. Pero nung gabi, nag-usap talaga kami. Sabi ko, sa paglalaro niya ng cellphone, matagal ko na, pero walang pusta yun, di ba alam mo? Tagal ko na binapatagal kasi sabi ko, kahit pa paano, laro yun, sugal pa rin. Kahit wala siyang pusta, pinapatanggal ko talaga yun. Tapos sabi ko,
lalo bang anim na taon, sinong naging katampi mo? Sinong naging katampi mo lagi? Ako, diba? Ba't ayaw mo kong pakinggan? Ba't ayaw mo kong sundin? Ano mo ba ako? Niiyak ako, niyayakap ako. Akala ko okay kami. Inaalo niya ako. Hayaan mo, simula bukas, magbabago na ako. Lahat ng sasabihin mo, sabi niya gano'n, lahat ng sasabihin mo, susundin ko. Tapos bigla nag-twist kagabi sa akin, galit na galit. Pag alis niyo kagabi, di ba nag-usap-usap tayo? Pag alis niyo kagabi, walang imikan sa amin yung pagdabag hanggang ngayon. Kanina, pinag-aus sa kwarto, maita na, hindi pa raw siya gutom. Labas ay, hindi ka na pinapansin. Naglabas siya, pinagtimpla ko pa ng kape. Sabi ko, pagpalaman ako ng tinapay. Kailan mo ba ako nakita magpapalaman ng tinapay? Sabi ba niya. Iniiwan ko, parang ako na lang yung lumalayo. Ikaw na lang umiiwan. Kaya may sabi niya, alis daw siya. Di ko, para saan? Saan ka pupunta? Yung pala, ayun pala tumitibay. Malakas yung loob niya. Yun pala, may contact na naman siya doon. Pero hindi mo ba nakikita sa cellphone na may contact siya? Hindi. Baka binuburan niya eh. Saka kasi ano, alam naman niya, madalang ako mag-cellphone eh pag-araw. Saka iba account ginamit niya. Iba? Iba account ginamit niya. Kasi sabi niya, yung isa, nabubuksan pareha sa cellphone. Gumawa doon siya ng... Yun ang problema to, Vera. Gumawa doon siya ng bagong account. Mag-asawa kayo, transparent kayo sa isa't isa. Kami, transparent. Cellphone ko. Hindi, kasi may tinatago eh. Siya? May tinatago eh. Hindi yung transparent. Ikaw, nagiging transparent ka sa kanya, pero siya hindi. Kaya lumakas ang loob din ngayon. Alam natin kung saan papunta yun. Saan pupunta yun ngayon? Hindi yun, uuwi ng Quezon. Malabo sa Sabaw ng Positive. Sa Alabang yun. Doon sa anak niya. Sana, ko, ano ba, Baik, nangyari ba yun bago ba sila ikasal o naikasal na? Naikasal na. Naikasal na. Nung binibiro ako ni Kuya, at tinatanong ako ni Kuya, Baik, kasal na kami. Yung nag-shoot kami sa ano, yung ano nila Kyla. Akala mo biro, pero totoo pala. Akala mo biro yung sinasabi ni Kuya. Yung nag-shoot kami kay Kyla. Okay. Ah, wala ako dito. Wala ka. Oh, yung nag-shoot tayo nila Kyla. Yung pag-uwi namin. Sabi ko, the first. Sino ba nagsabi sa'yo si, ano, si Kuya Bonog, si Bonog? Pinipilit nga niya ako kung sinabi daw ni Bonog. Sabi ko, walang ganasabi ni Kuya Bonog sa akin. Kasi dito kami, sa labas. Tsaka dapat man sinabi sa'yo kung hindi masama ang intensyon niya. Kung bata lang ang pakay niya. Kasi, siyempre, kahit pa paano matatanggap mo yun, anak niya yun. Para sa akin naman, ano, kaya naman ako nagalit noon dun sa naging, yung sa nanay na ano. Kung makahingi kasi gusto, ura-urata. Eh, ang ganap buhay ko noon, nagtitinda lang ng fishbowl. Kasi naman ako agad. Kumbaga, nangihingi yung ng pera. Oh. Yung babae para doon sa anak niya. Oo. Oh. Kaya naman ako nagalit. Sabi ko doon sa babae noon, sabi ko, okay lang ako magbigay. Sabi ko ganun, pero huwag mo akong apurahin. Hmm. Ako na to eh. Sabi ko, hindi sila ito hinihingian mo eh. Ako eh, ako nagtatrabaho. Kala ko, nawala na nila ito yung pag-ing balat si Iyos. Wala ko, kaya bago. Saka nasusulsulan niya ng mga kaibigan niya. Alam ko yun. Wala, umalis siya rin. Umalis siya ng ano. Lakas pa ang loob dun, oh. Ganyan siya, Kuya, pag nasusulsulan ng iba. Kaya yung ayaw ko yung magsasalita siya ng problema namin sa ibang tao. Yung sa mga kaibigan ba niya. Pero ano siya pa yung ano yung hirap ang sitwasyon? Siya pa ang ano? Lakas loob na alis. Sabi ko pa nga po nung nakaraan sa kanyang gabi, nung nag-uusap kami. Tama ba yung mga sinasabi ng kaibigan ko sa akin? Nakumuha ko ng batong ipopopopol na ulo ko na yun ang papatay sa akin. Sabi niya, hindi, hindi. Ayun na, nangyari na. Sa club lang dahil ikinasal kayo. Ano sana nun, kung kaya pa pag-usapan eh. Pero, Late na bagay. Nag-usap na kayo kagabi, dapat na. Bago tayo umuwi, bago kami umuwi. Pag-uwi nyo kagabi, naiwan pa kami. Pa kami matagal, mga isang oras may git, no, Tibera.
Payo kami ng payo. Kaya pala, akala ko kagabi, okay na. Kung pasok ko yung umaga. Kahit nung pag-alis namin. Ibang ano niya eh. Ibang... Pag-alis namin, pagyakap ko sa kanya, hindi pa rin bukal sa puso yung ano niya. Pakunwari. Yung kasi mahirap magbagin kay Lito eh. Tapos kung naka-unway na siya na ganyan, babalik, parang wala lang. Parang walang nangyari. Mm-mm. Ay, kumusta naman ako? Sana nun, yung kagabi, pagkatapos ng mga payo, na ano, dapat nun, tinanggap niya ng positibo. Hindi yan negatibo. Ano kasi siya, mga kabusiness, napaka ano, papride. Papride talaga. Yun ang nakikita namin kay Galito. Mahala siya. Yan yung nangyayari nung nandun kami sa tindahan. Diba lagi siyang takbo rito kay Kuya? Siya ayaw. Yung magkukwento. Ayaw niya na makunahan. Ayaw niya magsusumbong. Kasi ayaw niya ako yung pupunta rito at magsasalita. Pagdating dun sa akin, iba na yung ano. Yung saway ba? Saway. May dala bang pera yun? Kubera? May pera ba kayo sa ano, bukod dun sa ipon nyo? Meron ko sa wallet ko. Hindi ko alam kasi nasa kwarto ko. Hindi ko alam kung pumuno ko siya. Kasi hindi magano yun, hindi mag... Malakas na yun. Bagay, malakas talaga loob niya. Kasi alam niya, sabi ano eh. Sabi ko niya kanina, ayaw ko pumayag na kumuha siya kay ate, gawa siya ng parang iba. Sabi ko, bahala ka, pero sabi okay lang niya. Kahit kunin mo yung lahat ng ipon natin kay ate, pero asahan mo, wala ka nang babalik ang pera. Pag ganyan lang tinugalin mo, pagod na rin ako, sabi ko. Yun, kung totoong asawa yung ano niya sa'yo, ganun mga salita na yung sinasabi ng asawa mo, hindi ka magpapani. Tsaka ano, kibos, ano talaga, natanggap na yun ang ano, positibo. Dito makapag-ipon kayo. Oo, andyan yan. Na ano. Pero yung ano talaga, ano si... Tsaka, kahit pagsabihan ko po kasi ako lagi masama eh. Minsan sinasabi ko, kunting tibig naman. Ayaw niyang anuin. Parang pinagdadamutan ko siya lagi. Hindi sa pinagdadamutan ko siya. Parang ang ugali kasi ni Lito. Hindi niya iniisip kung ano mga sasabihin niya. Basta pag lumabas sa bibig niya, yun na yun. Kagaya nung nangyari kagabi. Diba? Nagulat din ako eh, kasi okay naman kami mayabang, nagaan. Mayabang. Kagabi kasi mga kabusiness, kumakain kami doon. May video din po yun. Walang video yung mismong ano, pangyayari. Pero may vlog din doon. Pero... Ewan ko lang kung i-upload yun mga ka-business. May ano doon na talagang kahit kami, na bigla sa sinabi niya. Na parang paangas yung pagkakasabi niya. So ako, kasi kumakain, parang nagulat ako. Ano naman sinasabi yung gano'n? Parang gano'n. So ano talaga siya? Tawag nito, parang gumawa akong ginaganyan. Ano? Yeah, may pagkaano siya, angas na wala sa lugar. Kaya pa kisuyo sa akin. Ha? Kaya pa kisuyo sa akin. Wala. College. Mang hiram daw kay ate. Sabi ko, hindi po pwede yun kasi kailangan may ano ni ate Vera yun. Kasi, so, asan siya ngayon? Nandiyan pa. Tindahan? Saan tindahan? Sa gilid. Sabi, hindi po pwede yung kasi savings yung parehas ni Tibera. Kailangan may confirmation kaanin kay Tibera. Kami kilos. Tsaka si Tibera may trabaho dito? Sa Tibera may trabaho. Galit na lang sana na bagay yung ano eh, pag-ayosin lang mag-asawa eh. Pinalaki pa nila ito. So kahit bigyan ko naman siya, tapos babalik na naman siya sa akin pag ubos. Ganun na lang. Ganun lagi. Ah.
saka sa dapat. Kung kasi niya sana ginawa ng ganyan, hindi nga ako ganyan, magpaalam siya ng ayos, pwede ko naman siyang payagan eh. Pwede pa ako umuwi, gano'n. Saka ano? Hindi yung dadaan niya kung saan-saan rason, di ba kuya? Dapat din sana yung tibers. Umagawa siya ng rason eh. Dapat halimbawa kagabi, nag-ayos na. Dapat pinalipat, ano niya, pinaano muna niya ng ilang araw. Saka magpaalam sila ng kuya at ate. Hindi naman siya pwedeng tagihan eh. Kung gusto talaga niya umuwi, walang problema yun sa akin. Hindi eh, gumawa pa siya ng malaking ano eh. Kasi gusto rin ni kuya, ni ate, na maipalik yung dating ano niya dun sa mga kamag-anak niya. Papayagan siya, no? Hindi naman siya pagbabawalan. At sino sa atin dito? Kahit sa akin, kuya. Sa akin na lang. Walang problema yun sa akin pag uuwi siya. Kasi pamilya niya yun eh. Ano pa niya yung... Ibabalihan ko siya sa savings namin. Huwag lang yung ganyan. Ngayon siya umalis. Kasi ibig sabihin, may sama siya ng loob. Tsaka pinalaki pa niya eh. Ang liit na bagay. Gumawa lang siya ng paraan. Malik talaga, Litz. No, sasabihin niya, pagbalik niya, okay na siya. Eh, kumusta naman ako? Okay pa ba ako sa araw na yon? Ilang beses ngayon sinabihan siya? Ngayon, medyo ano siya. Pero ma-realize niya rin yan, bandang huli. Sana na hindi siya magsisi sa pagdating ng pagkakarealize niya. Huwag niyang antayin, puso ko yung tumigas. Kasi pagod na rin akong intindihin siya. Alam ko lito, mapapanood mo. Sa ginagawa mo, lalo mo kong pinapatigas yung katiting na lang na nagiging awa ko sa'yo. Tinatanggalan mo. Katigasan lang po, Bima. Sa bagay, hindi naman yung problema eh. Kayo, bago kayo ikinasal kayo, nangako kayo sa isa't isa, tapos din niya, nangyayari. Diba? Hindi niya rin kasi naipapawita yung pagiging padre di pamilya. Kasi siya pa yung matampuhin, siya yung lalaki. Gusto niya siya lagi intindihin eh. Gusto naman ako. Lahat naman talaga ng buhay ng mag-asawa dadaan sa mga ganyang bagay, kung hindi yung dahilan para maghiwalay. Kasi, mapag-usapan yan eh. Diyan kayo titibay eh. Oo. Tsaka ano ka, manalangin kasama. Sama, sana. Ayos walang pa lang. Diba yan yung laging pinapayo ni Kuya? Hindi yung may dumating na problema, ang solusyon, hiwalay. Hindi yung unting mali. Ang mga business si ate andun nagluluto ng ulan. Samantalang, ang tamis-tamis ng pangako nung harap kayo kakasal. Sabi nga eh, Diyos lang, Diyos lang, Diyos lang, kamatayan lang, kamatayan lang, kapag hiwalay. Talagang tamis-tamis yung pinangapangako dun sa nagkakasal. Hindi mo rin ano yan, kasi hindi yung kwento. Oh. Live love yan eh. Tabi pa nga niya doon sa hirap at sa ginhawa, magsasama. Eh kahit naman ayaw kong baliin yun kuya, kung yung sa isa na bali, di wala akong magagawa, di ba? Kasi siya yung gumagawa ng paraan eh. Kasi kahapon, kahit saan banda ko isipin, kaming away kahapon eh. Wala naman ako, ano? Daos bigla magalang eh. Kahapon kasi, napapansin ko na rin yun kasi pagka dito, kahit na nagbablog kami, di siya nasali. Di siya nasali si Tolitz mga business. Hindi siya yung kagaya ng dati na pag nagvlog kami, talagang pupunta siya doon kahit na ano, akay-akay niya lang yung upuan. Napunta talaga siya. Pero kahapon, nagbablog kami. Wala, hindi talaga siya nakikisali. Tapos parang ang lalim na iniisip. Tapos nung gabi na, yun na yun. Bigla siya nagsalita ng... Oo, doon. Basta. Nagsalita siya na hindi namin nagustuhan. Yung ngayon, di ba dito siya? Sarap. Kung may tama siyang pag-iisip, lumapit siya sa'yo eh. Lumapit siya sa'yo. Lumapit siya sa'yo. Ayusin natin to. Problema natin.
Siapa? Ano? Papayag ka ba? Parang ikaw pa tinatakot eh. O ayaw mo, okay lang. Paano pagka ilang araw lang andito na ulit? Sabera. Kasi alam ko kaya yung nagkakaganyan dahil dun sa ano eh. Sa isa. Even mo yun. Mga business. Ito na isa, nagsasakripisyo lahat-lahat. Nagtatrabaho, marangal. Sipag, masipag siya sa Vera. Lahat ng sakripisyo para kay Kelito, ginagawa niya. Tapos ang ginagawa ng isa, may itinatago pala. Na hindi siya nagiging patas para dito sa isa. Tama. Ang sakripisyo na itong isa, hindi niya pinahalagahan. Hindi niya iniisip. Kasi pag nagsasalita ito isa, ang sinasabi niya lang sa... Ang tumatanim talaga sa puso niya yung ano eh. Kinikwenta mo na naman ako. Hindi niya tinatanggap ng positibo. Hindi naman. Ayaw kasing ano eh. Ayaw niya kasing isipin eh. Hindi sa kinakwentahan ko siya. Sinasabi ko yung bagay na yun para man lang tumanim sa utak niya na kaming dalawa lang bukod sa pamilya. Diba? Nung wala ba kami rito, sino nakaintindi sa amin? Sino tumulong? Di ba kaming dalawa lang? Yun, hindi niya maisip. Nung wala pa kayo sa... Hindi pa kayo na ano niya? Wala pa kami rito. Hindi pa kayo na i-vlog ni Kuya? Napangit naman kasi kung alam kong mali, bibibihin ko pa siya. Pag pinagsabihan ko siya, parang nasa isip niya, kinukontra ko siya. Hindi ko na siya iniintindi. Para sa akin naman kasi kahit asawa mo, kung mali, huwag mong kampihan. Tama. Mahirap na nga buhay. Kailangan mag-ipon. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanya. Magsursingin ng ipon. Kasi wala naman yung inaano rito eh. Walang pinagkakagastusan. Kasi lahat libre naman. Bukod na lang sa ano. So yung mga pangsabon sa bulo lang. Please. Akala niyo lagi kong pinundadamutan yun yung di niya maintindihan yun. Pero pinapaintindi ko sa kanya, di mo ba nakikita yung hirap ko? Hindi, kasi nandito ka sa kwarto. Nasa labas ka, di mo nakikita yung hirap ko. Na kahit sinasabi nila ate, nila kuya, magpahinga ka na. Gusto kong tapusin. Kasi gusto mo yung hindi nagagawa nila. Ano ba? Dalawa kami kaso isa lang nagawa. Parang may hiya kasi ako na ano. Dalawa kami nakain, dalawa kami ano. Kaya parang hindi sa akin lang ito, kuya. Sa iyo lang. Sa sarili mo lang. Oo, nararamdaman namin yun na... Ano kasi mga abiso? Wala yung kilos ko na alam nila kuya. Gusto mo pang dublihin. Kasi nahihiya ka dun sa kay Lito. Kasi kahit sabihin nila kuya, tama na yan. Magpahinga ka na. Sila ate, sila papa din. Lagi nila ako na sabihin. Sige te, okay lang te. Kasi sa akin, ako kasi yung taong ano, nahihiya pagka ganun. Gusto mong suplian lang. Ano?
yun man lang masakli ko eh. Yan yung hindi niya naiintindihan. Akala niya lagi ko siyang kinukwentahan sa pagod ko, sa hirap ko. Hindi niya ako naiintindihan. Sabi ko, ano kaya kung tuwing may gagawin ako, nandun ka sa tabi ko para nakikita mo yung hirap ko. Sabi ko pa rin sa kanya nung nakaraang gabi. Ako sabi ko, kung hindi mo ako na-appreciate bilang asawa, sige, bibigyan kita. Siguro, mag-iwalay tayo isang buwan, isang taon, sabi ko. Para maramdaman mo kung ano yung mawawala sa'yo kung wala ako sa buhay mo. Ayaw niyang pumayag. Sabi niya, simula bukas, gagawin ko na lahat ng gusto mo, susundin kita. Tapos bakit ganito yung ginagawa niya? Yun pala, nililihim niya sa akin, may contact siya sa ibang babae. Kaya pala lagi siyang ano, gusto niya siya yung binibibi, siya yung inaalo. Pag mainit ang ulo niya sa akin, minsan pati sa inyo, ay, mainit din yung ulo niya. Ako yung nahihiya eh, kasi wala namang kayong kanalaman doon. Ba't na mapati kami? Pansin ko rin yun, bay. Minsan, kuya, pag yung sumagot sa inyo, kabalang. Ano na, ano ko yun? Kasi, napansin ko yan, bay, nung ano, nag-shooting kami mga business. Nag-shooting kami. Tapos paglabas niya rito, parang may nagbiro ata sa kanya nun. Si Kuya Bornok. Ah, si Bornok. Nagbiro sa kanya si Bornok. Uy! Lates, ano? Ang sabi niya, huwag mo akong bibiroin, wala ako sa kondisyon ngayon. Narinig ko yun. Narinig mo yun? Yun ang sabi niya. Ako yung naihiya. Kasi minsan kahit kami lang yung hindi nagkakaintindihan. Nadadamay kayo. Kaya hindi nyo napapansin pagka ganun. Lagi na lang ako sa harap. Tututok na lang ako sa linis, labang. Para lang yung hindi mag-init na naman yung ulo niya. Para hindi na kayo madamay. Ganun yung ginagawa ko minsan. Alam mo yun, Litz. Yung ginagawa, sabit lang po, Ate Bear. Yung ginagawa ng asawa niyo, grabe. Sa sobrang, ano, sa sobrang iniisip niya, ikaw, na para hindi nakakahiya. Pero hindi naman sila, hindi naman kinikwentahan ng trabaho si Lito, si ang may trabaho talaga si Ate Vera. Hindi naman kinikwentahan nila kuya 'yon. Hindi nila dati na walaan ginagawa. Hindi. Ang gusto lang anuhin ni Ate Vera na gusto niya kahit man lang sa kinakain nila dito makabawi. Kaya ang ginagawa niya, dinodoble niya 'yung trabaho niya para hindi nakakahiya, di ba? Dapat 'yun naiisip niyan Lito eh. Ang pinapairal mo kasi sa sarili mo, ano? Pride. Maano ka? Kapag mataas. Ayaw mo tumanggap ng mga... Payo. Payo. Gusto mo, andun ka. May sariling ano siya, may sariling mundo. Gusto mo, andun ka, na parang ayaw mo may papayo sa'yo. Napakamali. Hindi ka mapabuti dyan, pero habang buhay mo yung kanyang magugaling mo. Sino pa ang mga salamuha ko? Oh, sige na, ano na lang, panatag mo yung loob mo. Basta andito ang business family. Sa loob nga ng 3-6 na taon, ikaw lang ang nagano sa kanya, nakasanayan niya na yun. Kaya babalik at babalik yun. Panatag mo yung loob mo, ikaw mag-isip na mag-isip. Basta andyan sila ate, yung mga M's na paglalabasan mo ng sanuubin mo. Tsaka panalangin. Ito mga business, binlog na rin namin para alam nyo po, ang totoo, kung anong mga nangyayari dito sa business family. Kasi, baka mamaya, magtaka kayo asan si Lito. At least, kahit pa paano po mga business naka-vlog, naka-video. Hindi po ba? Hindi ito para sa, ano na, bakit kailangan pa i-vlog din din. Hindi po. Para alam nyo lang po kung anong mga nangyayari dito sa loob ng business family. Totoo. Ayan, huling mensahe mo kay... Ano, bago tayo matapos sa video na ito. Hey, Lito. Sana lang, huwag mong antayin na tumigas ako. Sana lang, huwag mong antayin magsarado yung kakaunti na... Gusto ko lang kakaunti na yung natitira.
konti na yung pinagkakapitan ko para sa'yo. Biruin mo, walang nasabi yung pamilya ko sa'yo. Kasi ako yung tinitignan nila. Wala kang narinig mula sa pamilya ko. Kasi ako tinitignan nila. Sana lang kung matayin. Dahil once na lang, sarado. Sarado na yung sinasabi ko, pakunting pag-asa na lang para sa relasyon natin. Kahit kasal na tayo, kahit labang yan sa Panginoon. Pasensyahan na lang tayo. Kasi lahat ginagawa ko naman eh. Kaya lang, dublihin, triplihin ko yung katawan ko para lang maaluhan ko yung hindi ka nagtatrabaho. Hindi kita sinusumbatan lagi dito. Sinasabi ko para sana ma-realize mo. Pero sa'yo kasi ayaw mo kong pakinggan eh. Para lagi ko masama yung sinasabi ko lagi. Oo, kung nangyera ako, minsan. Nadadapugan kita ng kamay ko. Pero kung hindi kita mahal, hindi ko aantayin. Malimos tayo. Dapat noon pa lang. Noon pa lang, iwalayan na kita. Hindi na wala tayong makain. Pero kumapit ako. Andiyan na sinasabihan ka ng mga kaibigan ko. Na ano, kumuha ako ng sakit sa ulo. Ng bato na yung pupo sa ulo ko. Pero ano, sinong nakakalaban ng mga kaibigan ko? Ako, diba? Ako nagagalit ako sa kanila. Para sa'yo. Hindi naman kasi kailangan. Nakampi tayo lagi eh. Pag mali, sasawayin. Hindi yung lahat kakampihan kahit alam mo ng mali. Alam mo mong antayin. Ang sinasabi ko mong sarado. Kasi ultimo pamilya ko, pag ako ng salita, wala kang malalapitan sa kanila. Alam mo yan dito. Sana kung saan ka pumunta. Pag-ingatan ka nila tulad ng pen. Pag-aingat at pag-aalaga ko sa iyo. And let's go. Alam ko, mapapanood mo rin naman ito. Kung sana alisin mo na yung pagiging matampuhin. Maramdamin. Ibaba mo yung ano mo, yung pride mo. Kasi hindi makakabuti yan. Hindi ko dyan. Yun lang. Kung saan ka man pupunta ngayon, sana. Mag-iingat ka. Wala eh, gusto mo yan. Wala kaming magagawa dyan. Wala ka naman pilitin ka namin dito kung ayaw mo talaga. Kung may galit ka sa amin, pagpatuloy mo yan. Yun lang. Business. Kalungkot na naman. Ang bihira, katatawa lang kanina. Ito na naman, problema na naman. O ba, ang bakit di nawawala. Hello, business. Next vlog. Love you all. Business, business, business.
na ba? Scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Kabisnes, Mrs. Kabisnes, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsigla noong kami ninyong kayo mag